Hey guys! Welcome sa Philippine Showbiz! Nag-trending kamakailan ang mga hashtag na cancel Korea at apologize to Filipino sa Twitter dahil sa pangyana ng grupo ng mga Pinoy at Korean netizens. Noong linggo kasi, September 6, 2020, ang cute na social media influencer at US-born Filipino na si Bella Porch ay kinalampag ng mga South Korean netizen dahil sa kanyang ipinost na larawan ng kanyang tattoo. Sa kanyang tattoo design kasi ay mayroong features ng rising sun flag na kapareho noon sa national flag ng Japan na mayroong 16 rays na nakapalibot sa red disc. Si Bella ay mayroong 15 million followers sa TikTok, 2 million followers sa Instagram at mahigit sa 16,300 followers sa Twitter. Matapos na dumarami ng dumarami ang mga nagkokomento laban sa kanya at ng kanyang tattoo, ay humingi ng paumanhin ang internet personality sa kanyang post na close-up photo ng kanyang arm tattoo. Sa kanyang tattoo ay nakadesign ang heart at 16 red rays na kapareho nga sa kontrobersyal na Japanese flag. Sa kanyang post, sinabi niyang, "Here is a photo of my arm tattoo. I love Korea. I would never do anything to hurt anyone." Ang South Korean choreographer na si Kim Noi Mik na mayroon ding milyong-milyong followers sa TikTok ay nagkomento sa post ng dalaga. Sinabi nito, "Didn't you know the meaning of the tattoo? I don't think so." Nagreply naman dito si Bella at ang sabi niya ay, "I was inspired by Jean Aiko." Si Jean Aiko ay isang American singer na kilala sa kanyang kanta na The Words at While We're Young, kung saan ay may kaparehong tattoo ng Japanese rising sun sa kanyang likuran, ngunit natakpan na ngayon ng dragon tattoo. Dahil dito ay humingi ng paumanhin si Bell sa kanyang Twitter account at ipinaliwanag na hindi niya alam ang mapait na kasaysayan ng simbolo ng rising sun flag. Sa kanyang apology, sinabi niyang, "I apologize to Koreans because 6 months ago I got a tattoo of the red sun with 16 rays. At that time, I didn't know the history. But when I found out, I immediately had it covered and scheduled for removal. I am ashamed of myself for not doing my research. I sincerely apologize." Ayon sa history sites, ang rising sun flag ay sumisimbolo sa imperialismo ng bansang Japan sa pananakop nito sa Korea, Manchuria sa China at maging dito sa ating bansa noong Second World War. Ilan sa mga kasamaang ginawa noon sa ilalim ng Japanese Empire ay ang mga war crimes, oppression at human rights abuses. Ang bansang Korea ay napasailalim ng pamamahala ng Japan noong 1910 hanggang 1945. Noong September 2019, nananawagan ang South Korea na iban ang paggamit ng rising sun flag sa gaganapin sa ng Tokyo 2020 Olympics. Sa balita, ayon sa head ng South Korea Parliamentary Committee for Sports, sinabi niya na ang flag ay simbolo ng kademonyuhan sa Asians at Koreans gaya ng swastika symbol ng Nazis na nagpapaalala sa mapait na pangyayari noon sa Europa. Sa kabila ng pressure ng South Korea, patuloy na ginagamit pa rin ng bansang Japan ang controversial flag. At ito rin ang official ensign ng Japanese Navy. Ginamit rin ang flag na ito ng Imperial Japan noong sinakop nila ang ating bansang Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Gaya ng sa Korea, libo-libong mga Pilipino ang ginawang alipin at ang mga kababaihan ay perasahang ginawang sexual slavery ng mga sundalo ng Hapon. Umaabot sa tansyang 527,000 na mga Pilipino out of 17 million wartime population na namatay noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ang South Koreans ay napakasensitibo sa paggamit ng rising sun flag and that's understandable. Pero ang nakakapanggalaitis sa galit ng mga Pilipino ay ang harap-harapang guwelta ng racist comments ng mga South Koreans. May ibang nagsasabing ang Pilipinas raw ay isang slave state, habang ang iba naman ay nagsasabing ang mga Pilipino ay mga hindi edukado at mga bobo. Noong Martes ng gabi, September 8, 2020, ang mga hashtag na Cancel Korea at Apologize to Filipinos ay nag number one trending at apat pa na mga spots respectively. Ilang mga Filipino K-pop ang nagdesisyong ibaba ang kanilang mga light stick at proud na iunawagayway ang bandila ng Pilipinas sa gitna ng social media feud sa pagitan ng Filipino at South Korean netizens. Ayon pa sa Twitter user na si Shining Star Text,
Dapat nga raw ay magpasalamat ang South Koreans sa suporta ng mga Pilipino sa kanilang K-drama at K-pop. They really forgot that the Philippines is one of the biggest fan base in Asia. The one who helped their economy grow, the one who watched their K-dramas, and the one who support K-pop. I guess it's the right time to put down our light stick and proudly wave our flag. Hashtag Cancel Korea. Ayon sa KoreaHerald.com, sa kanilang survey na isinagawa noong 2019, sinasabi ditong 7 out of 10 foreign residents sa South Korea ang nakakaranas ng racial discrimination. Bukod riyan, marami rin ang nag-point out sa tulong at kabayanihang ginawa ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ang kauna-unang ASEAN country na tumulong sa South Korea noong sinasakop sila ng North Korea noong 1950. Nagpadala kasi ang ating bansa noon sa South Korea ng 7,240 na mga sundalo natin kasama sa pwersa ng mga Amerikano para tulungan ang kanilang mga tropa para ipanalo ang labanan sa Myeongdong, Battle of Yultong at ang epic battle sa Eerie Hill kung saan ay kasama noon ang Noy sundalo at naging pangulo ng ating bansa na si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Nito lamang June 16, 2020, sa 70th anniversary ng labanang iyon, nagbigay tribute si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipinong sundalo na nakipaglaban noon sa Korean War. Ang Twitter user na si Akit Abakiro, "This is my lolo, a Korean War veteran. He was so happy when he visited South Korea again last year and got chance to offer flowers to our fallen heroes. Filipino soldiers died for your country. Remember that 100-point symbol, hashtag cancel Korea." Sa separate post, ipinagpatuloy niya na "I'm not generalizing all Koreans. I just used the hashtag just to inform other people. Hashtag cancel toxic people. Flag of Philippines, handshake, flag of South Korea. Good night." Umaasa naman si Bella na ang mali niya ay sana ay maging lesson din ito sa lahat ng tao. Sa kanyang separate tweet, sinabi ng social media star na, "I live in Hawaii and I see a lot of people using the red rising sun symbol in clothing, cars, and jewelry. Please educate yourselves and learn more about it because it came from a terrible history. It is very offensive to a lot of people. Please learn from my mistake." At sa huling punto ay babalik natin ang paghingi ng paumanhin ni Bella Poarch sa kanyang nagawa. "I apologize to Koreans because 6 months ago, I got a tattoo of the red sun with 16 rays. At that time, I didn't know the history. But when I found out, I immediately had it covered and scheduled for removal. I am ashamed of myself for not doing my research. I sincerely apologize." Matapos ang ilang araw na walang habas na tapunan ng putik, sa ngayon ay humupa na ang tensyon at nag-trending na ang hashtags "Sorry to Koreans, sorry to Filipinos." Ayon sa tweet ni Two Wise, "Koreans are apologizing to Filipinos because of hashtag cancel Korea and even reached Korean media. Let's forgive and just love. Always remember that every country has its toxic people, but not all. Let's spread love, not hate. Hashtag sorry to Filipinos, hashtag sorry to Koreans." Ayon naman kay Noel, "I am also sorry on behalf of my country. As a Filipino, I also got offended because of the comments degrading my country. But let's forgive and forget and spread love to hearts. I hope everyone learned their lessons about this. Sorry to Koreans, sorry to Filipinos." Para naman kay Shifra Mananat, "Seeing Koreans apologize made my heart go brr. Sorry to Filipinos, hashtag sorry to Koreans." Ito na nga ang simbolo na nagkabati-bati na ang lahat. Kaya kayo guys, ano ang paniniwala nyo sa isyung ito? Just comment down below at huwag kalimutang i-share ang video nito. Marami pang mga istorya ang inyong matutunghayan sa mundo ng showbiz. Kaya kung first time mo pa lang sa channel na ito, i-click na ang subscribe button at ang bell notification para lagi kayong updated sa mga nagaganap sa mundo ng showbiz.